Hello guys! Welcome back po sa aking channel. So, madalian ho ang aking mga video. So, hindi ko na po kailangan mag... ano guys, bihis-bihis. So, ngayon po, meron po tayong... sa lahat ho ng may tangan, ito ho yung gagawin ninyo. So, disclaimer po sa mga nasasabihan ko ng ano guys, ng... ito po ay maging makatotohanan lamang po tayo guys. Tayo ho ay nagkatawang tao. At tayo po ay tao lamang. Tayo po ay nagkakamali at tayo po ay nagkakaroon ng kasalanan. Hindi po ibig sabihin na ang ating mga kasalanan ay yung kagaya ho ng maging brutal po tayo, yung kagaya ho ng pagpatay, ganyan, o kahit ano pa man guys. So, meron ho tayong mga kasalanan na hindi natin, ano guys, na hindi po natin nalalaman o hindi ho natin napapansin, hindi ho natin sinasadya, yun guys. Meron ho tayong mga kasalanan na nagagawa. So, yun po yung, kaya po meron ang Semana Santa, isa ho ito sa mga pamamaraan para ho tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan, guys. So, alam nyo ba na ito ay itinalaga? Ito guys, gagawin ninyo. So, kung ito, mga panahon na to, Miyerkules Santo, bukas, Biyernes Santo. So, meron na ho akong mga idea sa inyo guys kung paano ninyo gagawin yung Sabado at saka Biyernes. So, ito naman, so, kayong following, ito ho, sa araw na to, Miyerkules. So, ito ho yung nag-uumpisa na ho yung mga kaganapan ng Semana Santa. So, tayo naman po, kayo po, tayo na nasa mundo ng spiritual, ano ho yung gagawin natin? So, ito guys, ang pagsisisi o paghuhugas ng ating mga kasalanan, paghiipag, ano guys, yung gagawin natin ito ngayon. So, once na napanood nyo itong video ko, ito ho'y hindi ko po sinasabi sa inyo na kayo po ay makasalanan. Na tayo ho lahat ay makasalanan. It's time po para magsisi tayo na kung meron ho tayong nagawang kasalanan sa kapwa natin, meron ho tayong mga kinikimkim na mga sama ng loob sa kapwa na natin, i-release na ho natin yun para ho maging karapat-dapat po tayo na malinisan ngayong Semana Santa. Ito ho ay isa sa mga misyon ninyo na inyong gagawin. Eto guys, hindi lamang ho ito, hindi ito, ano guys, hindi mo to papalampasin. Kasi isa ito sa mga kaganapan. Kung ikaw ay malapit, kung ikaw ay malapit sa Mount Banahaw, yun guys, ang sinasabi po doon sa Mount Banahaw, na kapag ikaw ay nangako o sinabi mo na sa buwan na ito ay pupunta ka, ganito tapos hindi mo natupad. So, ibig sabihin nun may balakid. Ngayon guys, ang payo ko sa inyo kung kayo'y nangangarap o gusto ninyong pumunta ng Mount Banahaw, huwag ho kayong mangako. So, just isipin ninyo na one day, ready na kayong pumunta, alam ninyo kung saan kayo dadaan, alam kayo kung saan kayo magbibiyahe guys, at meron na kayong sapat na ano guys, doon pumunta kayo ng walang balakid, yung walang pahirapan ba. Kasi pag mabigat ho yung pagplano ninyo ng pagpunta doon na hindi na tuloy-tuloy, ibig sabihin nun may mga balakid. So, ang pagpunta sa Mount Banahaw, ito po yung ginagawa ng magaan. So, pagdating mo doon guys, yung mga nagde-devotional doon guys, yung mga nagde-devotional doon, ang ginagawa nila, dinidipa nila yung sarili nila sa mismo sa lupa. Doon po mismo sa bundok ngayon. Doon dinidipa nila yung katawan nila doon sa... Alam niyo po, yun po yung pagkarga. Yung pagkarga nun guys, yung pagkarga sa ating katawan. Pero bago mo gawin yun, kailangan na may proseso na kailangan magsisi ka sa lahat ng inyong ginagawa, yung para kayong kalapat-lapat. So, once na umupo ka doon, kung hindi mo magagawa doon sa Mount Banahaw, ito yung gagawin mo ngayon, guys. Once na umupo ka doon, nanalangin ka, nagsisisi ka sa mga kasalanan mo, umupo ka lang doon ng... So, ganito umupo ka, guys, and then yung kamay mo, ganito siya. Yung kamay mo dapat ganyan siya. Ganyan siya guys, yung kamay mo. Ito yung dalawa.
pagsalubingin niyo yung dalawa na yan, guys. So, kahit po nandun ka sa bundok na yon o nandito ka, so kahit sa anong bundok ka pumunta, ito yung gawin mo, umupo ka, mag-meditate ka, maghinay-hinay ka ng mga isang oras, dalawang oras, ganun, guys, hanggang huwag mong pipigilan yung sarili mo na umiyak. So, from ano ba yung mga isipin mo, hanggang sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo, sa mga nanakit sa'yo, hanggang sa mga ano, guys, isipin mo lahat yun, and then i-release mo lahat yun. Huwag kang matakot na lumuha. Kasi yung luha mo, yun yung magre-release sa'yo. Yun yung mag-cleansing sa'yo. Na ikaw ay linilinis mo nga yung katawan mo, guys. And after that, so yun po yung gagawin mo. Ngayon naman, kung nasa bundok ka ng Mount Banahaw, maraming magtuturo doon sa'yo. Marami naman nakakaalam doon, ano, guys, yung ididipa mo yung katawan mo mismo doon sa lupa. So, importante ang lupa, guys. Importante sa pag, ano, ng lakas mo bilang, ano, guys, bilang may mga tungkulin o, ano, guys, yung mga nag-agularyo, yung mga matitindi talaga yung mga, ano, guys, alam nyo yung taong kahit tagain mo, hindi sila na ano, meron yung grupo na yun, guys. So, pag nag-meditate ka dun, guys, pag nag-meditate ka talaga, isipin mo na mag-focus ka, ayan, guys, mag-record ka ng frequency for healing, yung gawin mo, i-play mo nang i-play yun, alam mo, habang para kang lumulutang, na kahit galawin ka ng tao, wala kang nararamdaman. Yun po yung healing power na meron ka. So yun, guys, yun ang gagawin mo, mag-meditate ka. Kung nasa loob ka ng bahay, gawin mo lang yun. Ayun, guys, so magsisi ka, and then anuhin mo lahat, i-release mo na lahat para ma-heal ka, ma-healing ka. And then, yun, hindi mo namang magagawang dumipa sa lupa pag may taong nakatingin sa'yo, guys. Syempre, maano kami. So, gawin mo na lamang yun. Pero yun po yung ginagawa doon sa, ano, guys, dun sa Mount Banahaw, talagang dumidipa sila sa lupa. Kaya, sagrado po lahat ng bagay dun sa Mount Banahaw. Kapag pumunta ka dun, guys, talagang marami, bago ka makarating talaga dun sa bundok na yun, marami ka pang pagdadaanan, maraming mga pupunta dun. Kaya, pag pumunta kayo dun, mag-iingat kayo dun sa mga taong nag-tutor guide sa inyo. Kasi meron doon, kasi, pag ano, guys, pumunta ka doon na walang kaalam-alam, maliligaw ka talaga. So, kailangan mo yung ano doon. Mag-iingat kayo sa mga pag pumunta kayo doon. Ngayon naman, kung hindi kayo makapunta doon, guys, so mag-meditate ko kayo doon. Sa lahat ho ng may tangan, ipapaalala ko na naman sa inyo na once po na naano ninyo yun, guys, maligo na po kayo ng umaga, gumawa na po kayo ng langis ng umaga. Huwag na po kayong maliligo ng after 3 p.m. Huwag na po kayong maliligo, guys, after 3 p.m. and then magdamit po kayo ng puti. Mag-t-shirt po kayo ng puti, guys. Kayo na may mga tangan, mag-t-shirt po kayo ng mga puti. Yun po yung ano, guys. Yun isa sa mga ano. Kahit pumunta po kayo dun sa Mount Banahaw, makikita yung mga tao dun, nakasuot sila ng puti, guys. Ito yung pakatatandaan ninyo na ano, gaano po kasagrado ang pumunta ngayong mahal na araw sa Mount Banahaw. So, ito po yung mga tip ko sa inyo ang gawin niyo, guys. So, yung pagsisisi ko sa mga kasalanan natin, yun po yung cleansing talaga na anuhin ninyo. Ito, guys, na hindi po lahat ay talagang itinakda. Maraming pagdadaanan, maraming pagsubok, marami kang gagawin para ikaw ay karapat-dapat. Ngayon, kung talagang willing kang mag-ano, guys, mamili ka ng mga mestro na talagang alam mo yung aakayin ka talaga, nadadalhin ka talaga dun sa kabutihan. Tapos, alam mo yung mestro na gagawin ang lahat, maturuan ka lang. Tapos yung talagang magpupursige siya na may madala kayo dun sa Mount Banahaw. Kasi bilang maestro, kagaya ho ng ano, guys, yun po yung isa sa mga misyon na kailangan ninyong tuparin. So, kailangan ninyong ano yun, guys. So,
kung kayo ay ganito yung mga mes, yung pina-follow ninyo na kung ano-ano guys na puro lang yabang, yan ho ay mga ano guys na hindi mo man lang, wala ka man lang nakikitang background na pumunta siya sa ganito, sa Mount Banahaw, na wala ka man lang ganito guys, na hindi man lang yan pumupunta sa bundok, so ano yan. Isa pa po, sa, isa pa pong sagrado na pwede ninyong puntahan ngayong mahal na araw dun po sa Quiapo. So yan guys, so sinasabi nila na yung mga may tangan ay hindi pwedeng pumasok ng simbahan. Guys, alam nyo, ang inyong mga, ang dami pong mga ano guys, nasa harapan mismo sila ng Quiapo. Ito guys, so ito ho yung mga ano guys, so bakit sagrado ho ang Quiapo guys? Bakit sagrado po ang Mount Banahaw? Itong dalawang lugar na ito yung magbibigay sa inyo ng sagot sa lahat ng milagro na nangyayari sa buhay mo, kung ano ka, kung saan ka nakatalaga, kung saan ka talaga narapat, yung kung ikaw ba talaga ay nararapat sa misyon na gusto mong gampanan o yung misyon na ibinigay sa iyo ay karapat-dapat. So ito ho yung importante sa lahat, yung magsisi. So hindi po, hindi ko po ibig sabihin na makasalanan kayo. So yung just healing po, healing, kumbaga yung i-release na po ninyo. So hindi man ninyo aminin sa inyong mga sarili na mayroon kayong mga nagagawang ano guys. So ang kausap mo lang ngayon, umupo ka ng isang oras, dalawang oras, ang kausap mo ngayon yung sarili mo para ho mas maging mas magaan ang lahat. So ito lamang guys at maraming salamat po sa inyong lahat. And again, kahit po April 13, ayan guys, so maraming mga bagay na kanin. Ito guys, yung mga madrama kayo, it's okay po. I-release ho ninyo yung mga ano ninyo guys. I-release ninyo yung mga problema na yan. I-release nyo yung mga ano yan. So it's okay po na umiyak kayo. Kasi guys, mahal na araw yan. Kailangan ninyong i-release. Kailangan ninyong i-heal ang sinong mga sarili. Kailangan ninyong i-let go lahat-lahat-lahat ng mga ayaw nyo na mangyari sa inyong buhay. So ito guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless po.